Alamat ng pinya. Noong unang panahon, may mag-asawang Emilio at Marcela na may nag-iisang anak na nagngangalang Rufina. Pinalaki sa layaw ni Mang Milio si Pina. Lagi nila itong pinag-aawayan ng kanyang asawa. Mahilig magsuklay at humarap sa salamin si Pina at hindi siya mautusan. Isang araw, nagtatalo ang mag-asawa. Hindi ko malaman kung paano tuturuan ng wastong pamamahayang si Pina. May mga katulong ka, ay makutsuha ko lang ututo mo. Hinahayaan ko siyang magkasungay. Nagbabayad naman tayo sa mga katulong para sundin ang mga utos natin. Pina, dingin ka ba? Hindi mo ba ako naririnig? Dalhin mo rito ang kahod ng karayom at sinulid. Sandali lang po. Hindi ko po nakita ang kahod ng karayom at sinulid. Hindi mo makita? Eh, nandoon lang naman sa mesa. Wala niya po akong makita eh. Wala ka bang mata? At galit na lumabas si Pina at nagtungo sa kanilang halamanan. Bakit hindi pa po mahingay na lang mga halaman ang anak ko? At nang hindi niya na ako nilalabas tangan, bakit hindi mo po siya gawing halaman ng madaming mata? At lumipas ang ilang sandali, hinahanap ni Aling Marcela si Pina sa kanilang halamanan. At napansin niya ang kakaibang bunga na tila may maraming mata. At simula noon, hindi na nakita si Pina at ang bunga ay tinawag ng pinya. Ito ang kwento ng alamat ng pinya.